Eric Llanes. Bago pa man ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click nyo na din yung bell icon para alam mo kung nag-upload na ako. Napadpad ako sa village na to. Ang gaganda ng mga bahay, kaso hindi matitibay. Puro kahoy lang tong village na to. Yung mga villager na nakatira dito ay gusto ng mas matibay na bahay. Kaya may naisipan na akong gawin. Sisimulan ko muna tong bahay na isa. Papagandahin ko siya. Pagkatapos nyan, ay tinanggal ko na tong axe. At tinignan ko muna kung anong blocks ang gagamitin ko. Naghanap na ako dito ng blocks. At ang pipiliin ko ay sa bandang baba. Smooth quartz yung gagamitin ko. Smooth quartz stairs. Maghahanap pa ako ng isang block. At ayan na nga, nakita ko na yung mga blocks na square. At gumamit ako ng quartz blocks. Itong bahay na to ang sisimulan ko. Maglalagay na ako ng smooth quartz stairs. Dito sa bandang taas na lang. Hindi ko na babakbakin tong kahoy na to. Ayan, sinimulan ko na at bagay nga. Pagkatapos nyan ay dito naman sa gitna. At isusunod ko na yung dito sa taas. Binakbak ko kasi sobra. Ayan, kalahati na ng bubong. Pagkatapos nyan ay dito naman yung lalagay natin. Nilagyan ko na sa taas. Dito na ulit sa gitna. At isusunod natin dito sa baba. Ayan, ay nagkamali. Binaliktad ko at naayos na. Mukhang gumaganda na tong bahay na to. At gumamit ako ng quartz bricks. Dito ko ilalagay sa taas. Nilagay ko na siya at tinignan ko. Bagay nga siya, pero may mga kahoy. Kailangan kong palitan to para tugma sa quartz stairs. Ayan, dito din sa likod. Maglalagay na din ako ng quartz bricks. Pagkatapos nyan, ay aayusin ko na ulit. Ano na kayang isusunod ko? Dito na lang sa baba. Magre-renovate ako at sisirain ko tong pader dito sa gilid. Sinira ko na tong kahoy na to. At pinalitan ko na ng quartz bricks. Para mas bagay sa bubong. Pati din dito sinira ko na. Ayan, pinalitan ko na siya. Pagkatapos nyan, ay nag-iisip na ulit ako kung anong gagawin ko. Alam ko na, dito muna sa baba. O dito sa gitna. Dito muna sa gitna. Papalitan ko na ng quartz bricks para magmukhang kulay puti na siya. Ano na kayang isusunod ko? Dito na lang, dito sa bandang bubong. Maglalagay na ako ng quartz bricks. Saglit lang. Medyo mahirap, pero subukan natin. Naglagay na ako ng quartz bricks dito. Ayan, naglagay na ako ng isa at nilagyan ko pa ng dalawa. Mas magandang tignan. Pagkatapos nyan, ay dito naman. Ayan, mukhang patriangle na siya. At isusunod ko na dito sa kabila. Gagayahin ko sa kabila. Binakbak ko yon, pinalitan ko ng quartz bricks. At tumitingin ako ng blocks. Ayan, pinili ko yung kulay green para dito. Babakbakin ko siya sa palibot ng bintana. Ayan, nilagyan ko ng kulay green. Pagkatapos nun ay dito naman sa bawat gilid. Binakbak ko na din sa baba. Ayan, pa-square na green na siya. At may kulang. Tinanggal ko na to at gumamit ako ng ibang blocks. Mukhang hindi maganda. Itutuloy ko muna. At susubukan kong ayusin mamaya. Nilagyan ko na siya ng green na blocks. At titignan ko sa kabila. Dito din babakbakin ko. Pagkatapos nyan ay lalagyan ko na sa bawat gilid. Kulay green yung nakapalibot. Ito din, babakbakin ko na din. At papalitan ko siya mamaya ng kulay green.
1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Papalitan na natin ng kulay green. At napalibutan na yung bahay. Kailangan ko na lang ay ayusin din itong mga to. Ayan. Dahan-dahan na ako naglagay ng kulay green. Ito munang square na to. Nakapalibot sa bintana. Dito din isusunod ko na para mabilis. Ayan. Natapos na din yung pa-square na green. Mukhang hindi maganda dito sa baba. Ano kayang ilalagay ko? Mag-iisip muna ako ng gagawin ko. Ano na kayang susunod? At ang isusunod ko ay dito. Ano kayang gagawin ko ulit? Ah, maglalagay ako ng kulay green. At pumunta na ako dito. Babakbakin ko muna siya. Itong bubungan. Para maglagay ng kulay green sa bawat gilid. Mukhang hindi kasi bagay. Ay, nasira. Papalitan ko na lang ulit. Ayan. Pagkatapos nun ay naglagay na ako dito ng kulay green. Hindi yata kulay green yung kanina. Titignan ko na lang ulit mamaya. Bumaba na ako at babakbakin ko tong baba. Itong mga damo tatanggalin ko din kasi sagabal. Isusunod ko din dito mamaya. Pero ano nang isusunod ko? Anong kulay yung maganda? Tumingin na ako at maghahanap ako ng blocks. Mukhang anong kulay yung maganda? Tumingin ako, ano kayang mapipili ko dito? At pumili ako ng yellow terracotta. Kulay yellow at green. Mukhang maganda. Papalitan ko muna siya. Binakbak ko na sa bawat gilid. Ayan. Medyo mahirap. Ay! Natamaan ko yung bubuyog. Sorry bubuyog. At pagkatapos nun ay pinalibot ko na siya sa bawat bintana. Ayan. Medyo nahihirapan ako. Pero mukhang bagay naman. Pagkatapos nyan ay dito naman sa right. Binakbak ko muna yung mga damo kasi sagabal din. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, tapos na. Ang kulay green na bahay. Bagay na bagay. Dumilim na. At itutuloy ko na lang ata to bukas. Tatapusin ko muna to habang magdidilim. Kailangan ko magmadali. Ayan. Natapos ko na yung gilid nitong bahay. Sa wakas, natapos ko din yung gilid na bahay. At itutuloy ko na siya bukas. Ayan, umaga na. At ano kayang gagawin ko na ulit ngayon? May nakikita pa akong mga bubuyog. Ah, tinapos ko na yung dito. Papagandahin na lang natin siya. At titingin na ako ng pampaganda sa bahay na to. Pinalibutan ko na siya at tinapos dito pala sa likod bago magdilim. Ayan, ang ganda na. Ano na kayang gagawin ko? Alam ko na. Titingin ako ng pampaganda. Dito munang sisimulan ko at naglagay ako ng smooth quartz stairs. Dito na din, sa kabilang bintana. Tinignan ko at hindi bagay, kaya nilagyan ko na din dito sa gitna. Ano na kayang itutuloy ko? Alam ko na, quartz bricks dito sa gilid. Muntik na yung bubuyog at naglagay na ulit ako ng quartz bricks din dito. Mukhang hindi bagay, kaya nilagyan ko na sa bawat gilid. Naglagay din ako dito sa left, quartz bricks din. Ayan, mukhang mas maganda na. At ano na kayang ulit gagawin ko? Dito na din siguro sa likod kasi hindi pantay. Kaya dito sa likod ay ginawa ko na din. Kumuha na ako ng smooth quartz stairs at gumamit na ako ng quartz bricks din dito sa bawat gilid. At nilagyan ko na din dito sa taas. Binakbak ko siya kasi sobra-sobra. Pagkatapos nun ay maganda na. Pinalitan ko to ng yellow terracotta para mas bagay. Ayan, mas bagay na siya. At pagkatapos nun, mukhang tapos na yung bahay. Pantay na. Titignan ko yung palibot ng bahay. At mukhang okay na. Pantay na siya.
Sa inyo, meron pa bang dapat baguhin? Ah, dito sa bubungan. Sabi ko papalitan ko at hindi ko napalitan. At pinalitan ko na siya ngayon. Maganda na tong bahay. At isusunod ko yung ibang bahay dito sa village. Ito ang nag-iisang bahay na kulay puti sa village ngayon. Ano kaya ang susunod natin dito sa kabilang bahay? Mag-comment kayo sa video kung anong gusto nyong pagandahin kong bahay. Kulay puti din lang siya pero mas maganda. Parehas dito pero mas iba. Huwag na huwag nyong kakalimutan mag-subscribe guys. I-click nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo kung nag-upload na ako ng video. At ito ang ginawa kong bahay sa bahay ng mga villager. The end.